Hello mga kulitsop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so nandito ngayon kami sa The Road ng Tradition Home Phase 2. At ito po si Shane, nagbabike po, no? Ayan. So, dapat po pupunta kami ng Indang para dun kami mag-vlog, dun kung saan tayo nagbablog dati sa Sitio Ragatan. Kaya lang, unfortunately, along the way, umulan po dun sa daanan natin papunta ng Indang. At hindi na tayo tumuloy, ano, kasi basa yung daanan, kaka-car wash lang natin, ano. At kaya nga tayo pupunta dun, magbablog tayo, and as well as mag-wawax tayo ng ating sasakyan. Kaya lang po, yun nga, umulan. So, iniwasan na natin na mabasa pa yung sasakyan natin at maputikan ulit kasi mawawala na sa isa yung pagpapakarwash natin kanina at hindi rin tayo makakapag-wax doon, no? Kasi umuulan daw po sa Indang. Alright, so bago ko po simulan yung vlog natin sa ngayon, shoutout po muna kay Sir Mujuju69. So siya po ay new subscriber natin. At kay Jason Jimenez, na mukhang estudyante ko po ito, ano, nag-subscribe po siya sa ating YouTube channel. Ayan, sabi ko, isa-shoutout ko na lang sila sa ating mga vlogs. So medyo matagal-tagal po talaga tayong hindi nakapag-vlog dahil nga po sa mga certain circumstances. Ayan, at magbablog na po ulit tayo. Kanina nga po, nagpa-car wash ako, tapos nag-engine wash na rin po ako sa bahay. Ayan po, malinis na po ulit yung ating sasakyan. At dahil nag-uulan po ngayon, kaya po iwawax natin yung ating sasakyan. Gamit po yung ating walang kamatayang hydrophobic wax, ano. At ayan po, si Mrs. nasa loob, nagpupunas-punas pa rin po ng mga interior para doon sa ating Microtech sunshield, no, para mas makintab yung loob ng sasakyan natin. Alright, so meron lang po ako mga ilang queries na natanggap. So ano daw po yung mga dahilan ng vibration ng ating engine. So magi-discuss po ako ng ilang mga dahilan kung bakit po nagbabibrate yung ating engine. Sana po makatulong po ito para hindi naman po basta-basta kayo magpapapalit ng inyong pyesa or hindi kayo basta-basta magpapagawa ng inyong sasakyan. Alright, number one po, ang atin pong engine po talaga ay medyo mabibrate, lalong-lalo na po pagka cold start. So ano ba pag sinabi natin cold start, yung sa umaga, kakasimula pa lang ng pag-start ng engine natin, talaga mabibrate po yan, ano, dahil po medyo mababa. Kung mapapansin nyo po, mababa talaga yung RPM kapag unang start ng ating engine sa umaga kasi malamig pa po yung engine natin. So ang gagawin po natin dyan, gagamit po tayo ng ating idle knob. Alright, so sa mga hindi pa po nakakaalam nung idle knob natin, andito po yan sa ating dashboard. Ito, ito yung ating idle knob, no. So pag nag-start tayo sa umaga at mababa po ang ating RPM, ang gagawin lang po natin, pipihitin po natin siya clockwise, no, para po tumaas yung RPM natin. At sa ganon, mababawasan po yung pag-vibrate ng ating engine. Mas madali po ma-reach ng ating makina yung optimal or normal operating temperature niya. Sa ganung paraan po, medyo titining yung ating makina at mababawasan po ang vibration. So pag mainit na po yung makina, naka-reach na po siya dun sa normal operating temperature niya, which is yung gauge natin is nasa gitna, pwede na po nating ibalik ang ating idle knob sa zero setting. Ayan. So yun po yung isang sa dahilan, cold start. Ano po? Kaya nagbabibrate yung ating engine. Mababa po yung RPM. So pangalawa po, kung hindi naman po tayo na cold start, mainit na po yung makina pero mabibrate pa rin, ano? I-check po natin yung ating RPM. So baka naman po kasi yung RPM natin ay sala o masyadong mababa para dun sa range ng ating RPM sa hot engine. So sa mga hindi pa po nakakaalam, nandito po yung ating idle or normal RPM pag pumainit na yung makina natin, no? So dapat po ang idling speed niya is 750 RPM for manual transmission at 850 RPM para po sa automatic transmission. So pwede po natin gawin tong 800 at ito naman po yung gawin nating 900. So depende po kasi sa status ng ating engine, ano, kung saan po siya tumitining, ano. So dapat po ma-maintain natin yung 750 RPM for manual transmission at 850 for automatic transmission. Ayan. So, paano naman po natin gagawin yun? Ito po, meron po tayong adjuster
dito sa ating injection pump. Ayan, meron po tayong knob dyan. Ayan, so ito po. So, I think ito ay juice. So, ang gagawin po natin dyan, pag wala po sa, ba, mainit na yung makina natin at wala pa po sa normal idling speed yung ating injection pump, kailangan po, or RPM, kailangan po natin itong i-adjust. So, ang gagawin po natin, luluwagan po natin itong nut and then i-adjust po natin itong screw natin, ano. So, ang gagawin natin, pag mababa po yung ating RPM, kailangan tumulak po siya para dumiin siya ng paunti at ma-reach niya yung tamang RPM ng ating sasakyan. Ayan, so yan po, no, para tumining siya. Paano naman po pagka yung sa nagbabibrate siya, pag naman nag-on ang aircon or nag-compress yung compressor natin. So, ang i-adjust naman po natin dyan is yung ating actuator. No, nasaan ba yung actuator natin? Ayan, yung actuator po natin. Ayan po. So, ayan po. So, kailangan ma-adjust po natin yung nasa likod. Ayan po yung nut. Meron po akong video nyan sa pag-a-adjust nyan. So, dapat po kasi hihila yung ating actuator. Ayan, yung actuator natin na to. Kailangan mahihila niya yung rod para umadjust ito sa tamang RPM. Ayan, pag nag-AC on tayo. Meron po ako niyang complete video kung paano po tayo nag-a-adjust ng ating actuator sa ating vlog. Idle adjustment, AC on and AC off. So, halimbawa naman po, na-reach niya po yung tamang temperature, nakaset naman po siya sa tamang idle, at nakaset din po yung actuator natin sa tamang RPM, at mabibrate pa rin po ang ating engine. Ayan. So, ang te-check po namin natin na susunod ay yung ating engine support. So, saan po natin makikita yung engine support natin? Ayan. Ito po yung etong engine support. O, ayan po. Ayan yung box na yan. Meron po tayo sa kaliwa. Okay. Pag nakaharap tayo sa sasakyan natin or nasa manibela tayo, nasa kaliwang part po ito. Ito po yung engine support. And then, sa kanan naman po, meron po siya sa kanan na another engine support. So, ayan po yung kulay black. Yan, yan. Nag-partner po kasi yan. So, magkaiba po ang sukat or itsura ng ating engine support sa kanan at sa kaliwa. Kaya pag bibili po kayo, kung hindi po kayo sigurado sa bibilhan nyo, mas better po na kuhanin nyo muna yung sample, ano. So, paano natin malalaman kung ang ating engine support ay paliti na? So, tingnan po natin doon sa ilalim. Gagapangin po natin yan sa ilalim. So, titingnan nyo po sa ilalim, guys, no, yung engine support natin. Medyo hindi lang ako komportable dito sa ilalim dahil nakadaan ng gearbox tong aking sasakyan kanina. Hindi ko napansin pagpunta dito. Ay, ayun, medyo may di kaayayang amoy dito sa part ko, no. So, pero para sa inyo, gagawa natin ng paraan para makuha tong part na to. So, ayan po yung ating engine support. Ayan, yung isa. Titingnan nyo po yung rubber. So, yung rubber po na yan, titingnan nyo. Pag po yan po ay yan, tulad yan, may crack-crack na, no? Mapapansin natin, may mga crack na, hindi na po siya buo. So, mapapansin nyo, medyo may mga crack na, basag na, no? At pit-pit na. Isa po yan sa mga nagiging cause ng engine vibration kasi hindi niya na na-absorb ng tama yung impact or vibration ng ating engine. So, tinanimot po natin dito sa kabilang part. So, ayan, ang kanya, meron na mga crack-crack din, no? Ayan. Visible cracks na tong ating engine support. So, ayan po kasi guys, nagpalit na po ako niya ng engine support na yan. Hindi pa po ako nagbablog dati. Medyo replacement lang po kasi na ipalit natin. So, ngayon ay pang 6 years na niya ng sasakyan. So, 6 years na po yung ating engine support. Ayan. So, medyo tricky lang po yung pagpapalit nito, no? Kasi kailangan na yung engine natin may nakasalo na jack para matanggal natin ng maayos yung ating engine support. Ayan. So, yan po yung isa sa mga dahilan, guys, ng pag-vibrate ng ating engine. Alright. And then, kasabay po niyan, guys, yung ating transmission support. Kasi may, kung mapapansin natin, yung ating engine, tinignan natin dito sa gilid. Sana wala pang dumaang sasakyan. So, yung engine natin, kadugtong yan ng transmission. Yung engine part natin, kadugtong ng transmission natin, ano? So, pag mabibrate na yung ating engine, o may dagdag na bigat yung ating transmission dun sa engine natin, minsan, pag sira na rin yung ating transmission support,
nadadamay sa vibration yung ating engine. Alright, so kailangan papalitan na rin natin or check din na natin yung ating transmission support. So saan naman natin makikita yung transmission support? Dito sa bandang dulo ng ating transmission. Ayan, nakikita nyo tong part na to. Ayan, lumipat lang po ako dito sa kabila. No? May dumaan kasing sasakyan. Ayan, so sa dulo nito may makikita kayong part. Eto, yung nakapahalang dito sa ating chassis. Diyan po nakalocate ang ating transmission support. So ayan po, ayan, yan, yan. So ayan po yung ating transmission support. Pag yan pong goma niyan ay pit-pit na, ayan, nakakadagdag po yan sa vibration ng ating sasakyan kasi hindi na po nila na-absorb yung impact or vibration ng engine at saka nitong transmission. Ayan. So sasabay na po natin yung pagpapalit niyan. Alright, so halimbawa po naman ay na-check na natin yung ating RPM during cold start, RPM during normal operating temperature, RPM during AC on, ang ating engine at transmission support. Na-check na natin lahat, okay naman sila. Pero ma-vibrate pa rin yung ating engine. Ito na po yung isa sa pinaka-last na pwede nyo tingnan na possible cause ng ating vibration. Ano? So, i-check po natin itong ating mga injector. Ayan. Minsan po kasi may sumisingaw na injector or hindi po maganda na ang buga ng injector natin. So, meron po siyang kinalaman sa pag-vibrate ng ating makina. Ayan po, ano? Kaya i-check natin. Usually, hindi natin makikita nga yan kasi unless magpa-check tayo or magpalinis tayo ng mga injector natin. Ayan. So, yun na yung pinaka-last resort nyo. Kung lahat naman ay na-check na natin, maayos naman, at ma-vibrate pa rin yung ating engine, yun na, yung buga ng mga injector. Nakaka-apekto po yan pag hindi maganda yung buga ng injector ng fuel, no, dun sa ating engine, sa combustion chamber, naapektuhan po niya yung ating engine para sa magandang takbo. Yung para bang sa ano, namamalya-malya ating sasakyan. So, yun yung isa sa mga tendency. Ang tendency niya is mag-vibrate yung ating engine. And then, pinakahuli po, kung malinis naman yung injector natin, maayos ang buga, ang pinakahuli naman po ay ang ating injection pump. May kinalaman po rin yan kasi nga kung hindi niya ma-inject or ma-throw yung enough or tamang fuel papunta dun sa ating combustion chamber, pwede siyang mag-cause ng engine vibration. At kung halimbawa naman po, okay naman po lahat, nag-vibrate pa rin yung engine natin, ayun na po, ipacheck nyo na po yung ating mga cylinder at yung ating piston kasi possible po na nag-overheat na po yung ating sasakyan. Kasi pag nag-overheat yung sasakyan natin, talagang rough ang kanyang takbo or ang kanyang idle. Kahit ano pong gawin natin, hindi natin siya mapatining ng maganda dahil nga po sumasabit-sabit na yung mga liner niya tsaka yung mga piston ring niya. Hindi na maganda yung lapad. Dag ko na rin, ano? May nagtatanong kasi minsan kung okay ba yung takbo ng engine nila or yung radiator nila, binubuksan to, tapos pinapakita na may parang tumatalsik-talsik na tubig. Minsan po kasi sa engine vibration din po yun, no? Kasi kasama po itong ating radiator sa vibration ng buong katawan ng engine. So malalaman po natin kung talagang may talsik yung radiator natin or may singaw kung naka-proper idle tayo, wala masyadong vibration, tapos bumubulwak po yung laman. So yun po yun. Pero pagka po naka-vibrate lang talaga, engine vibration, medyo may tumatalsik-talsik po talaga, lalo na kung punong-puno yung ating radiator. Alright, so I think hanggang dito na lang po ang ating video at sana po may nabag na naman ako kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye. Magwawax pa po kasi ako ng sasakyan, guys. Kulit Shop would like to thank the following sponsors: SJP Marketing, SJP Marketing Car Parts and Accessories, Jelson Pagsugiron, Jelson's Vlog, and Jelson's D-Store.